favor, Jesús Nazareno, awitat ang puring anay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesús Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Diyos sa kaitaasan at sa lumpay kapayapa sa mga taong inalulugan niya. Pinupurin ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong maanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama. Ikaw na nag-aayos ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulungkot sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap sa Pasko ng Pagkabuhay,
ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinanggalingan nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol, sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katayuan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumasampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bayan, bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas
ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. Ang pagtatagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanang ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang. Sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas
magtanong sa kaniya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa lahat, kasing init ng panahon, atin din pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Huwag po kayong mag-alala, lahat po tayo pare-pareho ng nararamdaman. Mainit, pero mas mainit ang pagmamahal ng Diyos ngayong hapon kung mas malakas na palakpak ang inyong ibibigay. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, ating napakinggan na ito ang ikatlong pagkakataong napakita si Jesus sa kaniyang mga alagad pagkatapos ng siya'y muling nabuhay. Sa mata ng kasaysayan, in the eyes of history, mayroong isang taong ipinanganak sa Bethlehem. Lumaki sa Nazareth, nagpahayag ng mabuting balita sa lawa ng Galilea, sa Decapolis, sa Betania, sa palibot ng ilog ng Jordan. Nagtungo sa Jerusalem, sa templo kung saan kaniyang ipinakilala ang kaniyang sarili sa mga punong saserdote at mga alagad ng bayan. Sa Jerusalem din namatay, ipinako sa krus sa bundok ng Golgota. Doon sa kaniyang buhay na yan, maraming mga taong nabanggit. Nabanggit si Caiaphas, nabanggit si Pilato, nabanggit ang mga lugar sa kasaysayan ng kaniyang paglilingkod sa bayan. Ito ba ay totoo? Opo, sa mata ng kasaysayan, may isang Jesus na nabuhay, nagpakita ng kababalaghan at milagro, nagpakilala sa Diyos, ipinako at namatay. Ito po ay kasama sa kasaysayan. Hindi maipagkakaila na may nagsulat na isang Jewish historian, si Marcus Josephus, ng panahong iyon may Jesus na talagang tunay na sinundan ng napakaraming tao, lalo na nang ipinapakita niya ang mga himalang galing sa Diyos. Sa mata ng pananampalataya, ang Jesus na ito ay nagtagumpay na. Nagtagumpay mula sa kamatayan upang ipakita sa lahat na ang sumusunod sa kaniya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Sa mata ng kasaysayan, tayong lahat na nabinyagan sa pangalan ni Jesus ay doon din pupunta kung ating susundan at susundin ang kaniyang mga yapak. Kaya nga po sa ebanghelyong ating narinig, muling bumalik si Jesus sa lawa ng Tiberias o sa lawa ng Galilea. Bakit po? Dahil yung mga alagad na unang sumunod sa kaniya nang namatay siya sa krus ay muling bumalik
kung ano ang kanilang buhay bago patawagin ni Jesus. Kaya sa kaniyang pagbalik, muli niyang ibinalik ang kasaysayan at ang ugnayan nila sa mga taong ito. At ang mga taong ito ay muling niyakap ni Jesus, sapagkat kung si Jesus ang Diyos, ang ating poong Jesus Nazareno, kapag tumawag, tuwatawag siya, tumatawag siya, at tatawagin ka hanggang katapusan. Kaya sa kaniyang pagbalik sa lawa ng Tiberias, muli niyang ipinakita kung sino ang taong kanilang sinusundan sa kapangyarihan ng kaniyang mga salita. Wala ba kayong nahuli? Wala po, magdamag na po kaming nanghuhuli. Doon niyo ilagay sa kanang bahagi anong kapangyarihan ng taong ito na hindi naman siya mangingisda. Pero bakit ang nature o kalikasan ay sumusunod sa kaniyang salita? Kaya unti-unti, dahan-dahan, muling ibinabalik ni Jesus ang nawawalang ulirat ng kaniyang mga alagad. Dahan-dahan niya uling inilalagay sa isip nila na ang taong tumawag sa inyo noong una hanggang ngayon hindi nagbabago. Ipinapakita lang na siya ay makapangyarihan kahit sa kamatayan, kahit sa kalikasan. Kaya tayong lahat sa mata ng pananampalataya ay tinatawag din ng Diyos sa unang pagkakataon hanggang sa dulong pagkakataon na tayo'y bumalik sa Kaniya at manikluhod sa Kaniyang pag-ibig at awa. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi magbabago si Jesus sa Kaniyang pangako. Ang sinumang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinakita niya dahan-dahan, unti-unti sa bawat karanasan nila Natanael, nila Zebedeo, nila Simon Pedro at ang lahat ng naroroon sa ilog ng Tiberias na ang kanilang kausap ay walang iba kung hindi ang Diyos na kanilang sinundan. Makikita ninyo, ipinaalala ni Jesus doon sa tabi ng apoy na kaniyang inihanda sa pag-iihaw ng isda at tinapay. Anong ibig sabihin nun? Si Simon Pedro, sa gitna ng apoy, itinatwa si Jesus. Pero hindi iyon binalikan ni Jesus. Ipinakita na sa kabila ng ating kahinaan at kasalanan, tatayo ang Diyos, yayakapin ng Diyos, haharapin tayo ng Diyos kahit na tayo ang sumusuko sa mga hamon ng buhay. Ang kasaysayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay kasaysayang upang ipakita na tayong lahat ay may pag-asa sa ating buhay. Sabi nga po ni Napoleon Bonaparte, sabi niya, si Alexander the Great, si Julius Caesar, ako, kaming mga magagaling at matatapang na tao ay kumukuha lamang sa pamamagitan o sumasakop ng isang bansa sa pamamagitan ng dahas. Pero ang isang taong ito, wala siyang army, wala siyang pulutong, pero nakuha niya ang buong mundo sa pamamagitan ng kaniyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos hanggang doon sa krus at kamatayan ni Jesus.
ay ipinakita upang ang lahat ng lugmok, upang ang lahat ng nawawala ng pag-asa, upang ang lahat ng nagdududa ay bumalik sa Diyos at makita na ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos at hindi nauubos. Ang kailangan lang natin manikluhod sa kaniyang pag-ibig. Buhay si Jesus, nagtagumpay ang ating Poong Jesus Nazareno upang ipakitang wala ng kapangyarihan kahit na ang kamatayan sa lahat ng naniniwala sa kaniya. Saan ka papapanig? Kanino ka pa makikinig? Kanino ka pa susunod? Kay Jesus na muling nabuhay mula sa kamatayan o sa mga sinungaling na taong hanggang ngayon hindi kayang buhayin ang kanilang sarili. Kay Jesus na nagtagumpay ang ating pag-asa at walang hanggang pag-ibig na dumadaloy mula sa krus hanggang sa ating katauhan na ang kaniyang pag-ibig ay mananatili hanggang tayo'y makasapit sa kaniyang kaharian. Sama-sama po tayo, walang iiwanan sapagkat si Jesus ay namatay para sa tanan. Amen. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kaniyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya ng may ganap na tiwala at sabihin nating, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanilang, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang
kayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, handog na pagkabunga. Tanggapin mo, O Panginoon, ang balay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, andog na pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagdanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kalitaasan. O sana, sa kalitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kataasan. O sana, sa kataasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan,
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapid mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming mahal na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapataw namin saan nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tuso at iadya kami sa lahat ng mga sama. Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na bumabalik sa ating buhay sa araw-araw. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. With me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you.
If you wish me to be faithful to you, oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me and meek joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, tell you unique joy of my heart. The force that sustains me, the unique joy of my announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinatutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pa nanagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagapin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka na amin.